Alas 12 ng hating gabi, ilang mga kapatid sa simbahan ang dumating sa aming tahanan. Pagkatapos, dumating ang mga taga-media o mama mahayag at ang lahat ay naitala. Habang ako ay nasa higaan, biglaan, nakita ko ang dalawang anghel. Tulad ng dati, hinawakan nila ako sa aking mga kamay at nagsabi, "Bumangon ka, dahil ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay naghihintay para sa iyo." Sa aking pagbangon, nakita ko ang aking katawan, nakahiga roon, at ang iba pang mga tao na naroon sa silid. Nagsimula akong maglakad. Inabot ko ang aking mga kamay sa mga anghel at kami ay nagpasimulang tumungo pataas. Napakatuloy ng aming pag-akyat at ilang saglit pa ay dumating kami sa harap ng Panginoon. Narinig ko ang mga anghel sumasamba, "Hallelujah! Banal! Banal!" Lubha akong natuwa. Sa kaharian ng Diyos ay naroon ang pinakamagandang hardin. Nakita ko ang Panginoon na papalapit sa akin. Sabi niya, "Anak, ako'y naghahantay para sa iyo dahil maraming bagay akong nais sabihin sa iyo." "Panginoon, narito po ako. Nais ko pong manatili sa inyo. Ayaw ko na pong bumalik sa mundo. Pahintulutan niyo nga pong manatili na ako sa inyo." Tugon ng Panginoon, "Aking anak, marami ka pang bagay na dapat gawin. Kinakailangan mong gumawa. Kinakailangan mong isagawa ang aking mga gawain. Ipapakita ko sa iyo ang ilang mga bagay para sa iyong buhay, ilang mga bagay para sa aking mga tao, at ilang mga bagay na espesyal para sa sangkatauhan. Dahil nais kong iligtas ang lahi ng tao, at hindi ko nais mapahamak ang sinuman." Pagkatapos, nakita ko ang dalawang anghel, Michael at Gabriel, na may hawak-hawak ng mga scrolls o balumbon ng mensahe. Ang mga balumbon na ito ay napakaganda at nagniningning. Habang ako ay nakatingin sa mga balumbon na iyon, nagtanong ako, "Ano po ito?" Sumagot si Jesus, "Nais mo bang malaman ang mga nilalaman ng balumbon?" Tumagon ako, "Opo, Panginoon," sabi niya. "Michael, buksan mo ito." Habang binubuksan ng anghel, Michael ang balumbon, nakikita ko ang gininto ang mga titik tulad ng mga bilang. Subalit, hindi ko maunawaan ito. Naisip ko, "Ano kaya ito?" At tumugon ng anghel, "Michael, lahat ng mga titik na ito ay mga may bilang na nakikita mo nakasulat dito ay ang mga taong nasa mundo na tinanggap ang ating Panginoon bilang kanilang tanging tagapagligtas. Sa pamamagitan ng karanasang iyong naranasan kasama niya, ako'y lubhang natuwa at nagtanong sa kanya, "Ilan ang naroroon?" Ibinigay niya sa akin ang sumatotay ang bilang ng mga kaluluwa sa 1,000. Nahapak ang aking puso at nagpusimulang manangis. Sinabi ko, "Panginoon, iyon po ay napakaraming kaluluwa na nabago." Siya ay sumagot, "Makita mo, itong anghel na ito, Anghel Gabriel, ang may taglay ng kabuuang bilang ng mga taong nalayo sa aking mga landas at ngayon ay nanumbalik sa akin. Sila ay nanumbalik sa akin, aking anak. Sinunyupan ko ang bilang at napansin ko na ito ay napakalaki talaga." Sabi ko, "Panginoon, ang ibig sabihin po nito na ang aking korona ay puno ng mga perlas at iiwan niyo na po ko rito sa inyong kaharian." Tumagon ng Panginoon, "Hindi, aking anak. Ang oras mo ay hindi pa kinakailangan mong bumalik sa mundo. Nais mo bang makita ang iyong korona?" Galak na galak akong tumugon, "Opo, Panginoon. Nais ko po makita ang aking korona." Sabi niya, "Anghel Gabriel, dalhin dito ang kanyang korona." Nakita ko si Gabriel na dala-dala ang isang malaking bandeha na may taglay na isang napakagandang korona. Subalit, may ilang perlas ang nakalagay. Nagtanong ako, "Kanino po itong koronang ito?" Siya ay tumugon, "Iyan ay ang iyong korona, aking anak." Tanong ko, "Subalit, Panginoon, bakit po ang aking korona ay hindi puno ng mga perlas kung maraming mga kaluluwa ang lumapit po sa inyo, Panginoon?" Siya ay tumugon, "Anak, isang mahabang landas pa ang naghahantay sa iyo. 3,500 pa lamang ang kaluluwa ang lumapit sa aking presensya. Datapwat, kailangan mong humayo at mangaral ng aking salita dahil marami pa rin mga kaluluwa ang dapat lumapit sa akin." "Subalit, Panginoon, bakit hindi po ako maaaring manatili?" Sabi niya sa akin, "Anak, dahil ang korona ng buhay ay kinakailangan mapuno ng mga perlas." Sabi ko, "Mainam, Panginoon, isasagawa ko po ang inyong gawain." Pagkatapos sinabi niya, "Meron akong nais ipakita sa iyo, aking anak. Dinala ko ng Panginoon at matuling kaming dumaos dos pababa ng langit patungo sa isang lagusan ng impyerno.
Tulad ng unang pagkakataon nung maranasan ko ang impyerno, sabi ko, "O Panginoon, ano ang nangyayari?" Sabi ni Jesus, "Meron akong ilang bagay na nais ipakita sa iyo sa impyerno. Subalit Panginoon, hindi ko po nais na naririto. Panginoon, alalahanin po niyo ang unang pagkakataon. Marami ka na pong ipinakitang mga bagay," sabi niya. "Oo aking anak, subalit ngayon, ibang mga bagay ang ipapakita ko sa iyo. Pumaba kami sa mga lagablab ng apoy, minsan pa, at nagpasimula akong manangis. Hindi madaling naroroon," sabi ko. "Panginoon, nais ko pong umalis na rito. Tulungan po niyo ako, tulungan niyo po ako." Narinig ko ang milyong-milyong mga tao, ang ilan ay nagsasabing, "O Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Tulungan po niyo ako, pakiusap. Panginoon, bigyan pa po niyo ako ng isa pong pagkakataon." Mula sa lahat ng mga taong naroon, nakarinig ako ng isang nagsasabing, "Humihingi na po ako ngayon ng inyong kapatawaran, Panginoon. Dahil pinagnakawan kita, patawarin po niyo ako sa pagnanakaw. Pinagnakawan po kita, Panginoon, at hindi ko na po muling gagawin." Tanong ko, "Panginoon, sino po siya at bakit niya sinasabi na siya ay nagnakaw sa inyo?" "Aking anak, ipapakita ko sa iyo kung sino siya." Pumasok kami sa kanyang selda at nakita ko ang isang pinakapangit na tao. Bumukas ang mga lagablab ng apoy at nakikita ko na siya ay pinahihirapan. Lahat ng mga tao sa impyerno ay may taglay na plaka sa ibabaw ng kanilang mga dibdib at 666 sa kanilang mga noo. Iniaabot ng taong ito ang kanyang kamay at nagsabi, "Panginoon, patawarin po niyo ako." Tanong ko, "Bakit ka naririto? Bakit ka humihingi ng tawad mula sa Panginoon? Bakit? Sinasabi mo na pinagnakawan mo ang Diyos, subalit walang makapagpananakaw sa Diyos. Ito ay imposible. Bakit mo sinasabing pinagnakawan mo siya?" Sumagot siya, "Sasabihin ko sa iyo ang aking kasaysayan. Ako isang leader na Kristiyano. Sa loob ng 20 taon, kilala ko si Kristo. Subalit, sa loob ng 20 taon, sinabi ko, lahat ng aking pera mula sa aking mga ikapo at mga kaloob ay para lamang buhayin ng mga pastor. Subalit pinagsisisihan ko na ito. Dahil nalaman ko ngayon na ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong pinagnakawan ko ang Diyos. Sa mga oras na ito, napakarami tao sa mundo ang ninanakawan ng Panginoon tulad ng aking ginawa. Sa iyong pagbabalik sa mundo, sabihin mo sa lahat ng tao na ayaw mo ibigay ang kanilang mga ikapo at mga kaloob, huwag pagnakawan ng Panginoon. Kung hindi, hahantong sila sa impyerno at walang magnanakaw ang makakapasok sa kaharian ng langit. Alam ko ang banal na salita. Ngayon, pinagsisisihan ko ito at natanto ko na pinagnakawan ko ang Panginoon. Sabihin mo sa mga tao na kapag sila ay nagbigay sa Diyos, ibigay sa Panginoon ng may tunay na pagmamahal. Patuloy ang taong ito sa pagmamakaawa. Panginoon, patawarin mo po ako." Sumagot ang Panginoon, "Huli na ang lahat. Wala nang pagkakataon para sa iyo." Tinanong ko ang lalaki, "Subalit, bakit mo ninakawan ng Diyos? Bakit? Alam mo naman na hindi dapat nakawin ang mga ikapo at mga kaloob para sa Diyos." Tumugon siya, "Oo, alam ko ito ng mainam. Subalit hindi ko ito sinunod. Hindi ko ito ginawa dahil ako isang napakapalalong tao. Huwag mong nakawan ng Panginoon. Ibigay ang inyong mga ikapu at mga kaloob sa Diyos. Dahil kung ano ang ibinibigay natin sa Panginoon sa mundo, ay hindi ito para sa mga tao. Kapag nagbigay tayo sa Diyos ng ating buong puso, ito ay para sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sinasabi ng Biblia na sinusubog tayo ng Panginoon. Ito ay malinaw na susulat sa Malakay 3, chapter 8, verse 10. Kayo ay sinumpa ng sumpa dahil ninanakawan niyo ako, maging ng buong bansa. Dalin niyo ang lahat ng mga ikapu, ang buong ikapu ng inyong mga kinita sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking tahanan at subukin niyo ako ngayon sa pamamagitan nito," sabi ng Panginoon ng mga hukbo. "Kundi ko buksan ang mga bintana ng langit para sa inyo at ibuo sa inyo ang isang pagpapala na walang silid na sasapat upang tanggapin ito. Kung nais mong higit kang pagpalain ng Diyos sa iyong buhay at ang iyong pamilya, huwag kailanman magnakawan ng Diyos. Oras na para pagpalain ng Diyos upang mapagpala niya ang ating mga buhay." Sinabi ng Panginoon, "Ipapakita ko sa iyo ngayon ang ilang bagay na kakaiba. Matapos namin lisanin ang lugar na iyon, pinaalalahanan ako ng Panginoon sa aking bagay na ipinapakita niya sa akin noon."
bago ang aking ikalawang karanasan. Bandang Nobyembre, noong oras na iyon, ipinakita sa akin ng mga selda sa impyerno at isang payak na salita ang salitang Arbor ay ipinakita kay Angelica. Pinatunayan sa pagsasaliksik na ito ay isang matandang salita sa Italia o Latin. Sa pagsasaliksik, nakita namin na ang isang 400 pahina ng matandang kasulatan patungkol sa salitang ito na nangungusap sa katotohanan ng isang impyerno. Hindi ko alam ang kahulugan nito, subalit naunawaan ko kung anong kahulugan nito patungkol sa pagiging relihiyoso. Dinala ako muli ni Jesus sa dating lugar upang makitang muli ang mga selda roon. Nang kami ay pumasok sa loob, nakita ko ang libo-libong mga tao, mayroong doong 2 babae na nakasuot ng itim. Tinanong ko si Jesus, sino po sila? Laking gulat ko nang makita ko ang isang madre at sa kanyang mga kamay ang napakalaking mga ahas at tila baga naghuhugis ng tulad ng isang krus at isang rosaryo. Sabi ko, ano ito? Bakit sila naririto? Ang isa sa kanila ay nagsalita sa isang malungkot na tinig ng sasabi. Ako ay dating madre sa mundo, subalit ngayon, naririto ako sa lugar na ito. Nakita ko kung papaanong nagpasimula siyang manalangin at isang ahas ang pumipigas sa kanyang mga kamay. Mula sa kanyang mga kamay ay naroon ang libo-libong bulati, sabi ng Panginoon. Tignan mo at pakinggan ang mga pananalitang ito. Nagpasimula siyang umiyak. Ako, Panginoon, hindi ko na makakayanan. Nais ko na pong umalis sa lugar na ito. Ayoko po dito, pakiusap, Panginoon. Tulungan po niyo ako. Tulungan niyo po ako. Pagkatapos, nakita kong isa pang babae at ilang bahagi ng kanilang mga buhay ay nahayag sa akin. Sa isang tila baga telon o screen, nakita ko kung sino talaga ang mga madre at ang kanilang mga sekretong buhay. Nakita ko kung paano ang mga madreng itong makipagpalik sa mga pare at kung paano ang ilan sa madreng ito ay mga tomboy. Nakita ko ang higit pa at ngayon sila ay lubhang nagsisisi. Subalit, sa kasaway ang palad, wala nang pagkakataon pa para sa kanila upang magsisi. Ito'y lubhang huli na, sinabi ng mga madreng iyon. Humayo ka at sabihin sa lahat ng mga tao sa mundo, huwag pumunta sa lugar na ito. Pakiusap, humayo ka at sabihin sa kanilang huwag pumunta sa lugar na ito. Kuminsan, ang mga madre at pare ay nagsasabi na sila'y mananalangin na palayain ng Diyos ang mga kaluluwa mula sa purgatorio. Subalit, nais kong sabihin sa iyo ang katotohanan. Maniwala ka man o hindi, walang ganung lugar na purgatorio. Ang purgatorio ay inimbento ng mga tao. Ito ay inimbento ng mga papa o pinakamataas na pari. Malinaw na sinasabi ng Biblia na mayroong isang langit at isang tunay na impyerno. Dinala ako ni Jesus sa 2 lugar na ito. Subalit, hindi kailanman sa purgatorio. Malinaw niyang sinabi sa akin, ang purgatorio ay hindi tunay. Humayo ka at sabihin sa mga tao na gawin ang kanilang pagpapasya habang nasa mundo pa sila. Dahil habang may buhay, mayroong pagkakataong magsisi. Sinasabi ng maraming tao, tayo'y manalangin upang ang ating mga kamag-anak ay makaalis sa purgatorio. Hintuan ito, dahil kung wala silang Kristo, sila ay sa impyerno. Hindi na sila makalalabas dito. Ito'y nakakalungkot subalit totoo. Sila ay nasa impyerno. Subalit kung sila'y namatay kasama si Kristo sa kanilang mga puso, sila ay nasa presensya ng ating Ama sa langit. Mikrot ang aking puso dahil nalalaman ko kung gaanong karaming kaluluwa ang nadaya ng Diablo sa paniniwalang may purgatorio. Aking kaibigan, oras na upang malaman mo ang katotohanan. Ang purgatorio ay hindi tunay at isadyang hindi totoo. Kinakailangan mo gumawa ng isang desisyon ngayon kung saan at kung sino ang nais mong makasama magpakailanman. Gumawa ka ng sarili mong pagpapasya kung ito'y sa kaharian ng langit kasama si Jesucristo o sa impyerno kasama si Satanas. Inasasan ako ng Panginoon na maging tahasan sa pagsasabi ng mga bagay na ito sa iyo. Kahit maniwala ka o hindi, ako ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Sa isang araw, ikaw at ako ay haharap sa Diyos at magpapatotoon sa lahat ng mabuti at masamang ginawa natin sa mundo. Kung hindi ka magsisisi sa iyong pagkakasala at sa iyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ahantong ka sa impyerno, lumapit ka kay Kristo. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ayaw kong takutin ka, subalit ito ang katotohanan. Ang salita ng Panginoon ay napakalinaw at sinasabi nito na walang magnanakaw ang makapapasok sa langit. Ipinakita sa akin ng Panginoon sa loob ng bawat imahe o estatwa ay mayroong isang demonyo.
Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay lumalapit sa mga berhen. Una, pangalawa, pangatlo at pang-apat. Maging ang mga estatwa kasama ang makalangit na sanggol. O ang The Baby Jesus. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Lahat ng mga estatwa ito ay mayroong mga demonyo sa likod nila. Maraming taong inaangkin na sila ay nagtungo sa Virgin of Guadalupe, a Divine Child, at tumanggap ng isang kagalingan. Subalit, sa bawat isa sa mga imahin na ito ay isang demonyo. Ang Diablo ay nakikinig at sa mamamagitan ng kanyang palsong kapangyarihan, nagagawa niyang tila gabaga na isang milagro ang nangyari upang ikaw ay patuloy na maniwala at magpatuloy sa pagsamba sa kanya. Makinig ka sa akin, babayaran ka ng demonyo ng may kasamaan at bibigyan kanya ng pangwalang hanggang kamatayan. Kaya huminto ka sa pagsamba sa mga imahin at hanapin si Kristo dahil bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan at buhay na masagana. Makikita sa John 10 verse 10. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang mga madring iyon at sila ay nag-iiyakan. Nais kong makalis dito. Nagsisisi na ako sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga pagkakasala sa mundo. Ngayon, hindi na ako maaaling umalis sa lugar na ito. Tinanong ko ang isa sa kanila, subalit nalalaman niyo ang katotohanan, nalalaman niyo ang banal na salita ng Diyos. Sumagot siya, oo, nalalaman ko ang banal na salita, subalit hindi ako nagsisi, hindi ko hinanap si Kristo. Napakaraming mga madre ay nasa mga kumbento sa iba't ibang kadahilanan. Naroon ako sa kumbento dahil nakaranas ako ng isang masakit na kabiguan sa isang relasyon. Sa pag-ibig, napakaraming mga madre na sa kumbento dahil nakaranas sila ng pagkabigo sa pag-ibig. Kalimitan, iniwan sila ng kanilang nobyo sa altar ng kasalan. O kaya, ang kanilang mga kasintahan ay pinagtaksilan sila. Nakakalungkot sabihin, maraming mga madre sa kumbento dahil ang kanilang mga buhay ay puno ng problema at ang kumbento ang isang dahilan o excuse nila. Ang tanging katotohanan ay si Satanas ang kanilang pinaglilingkuran. Ang banal na salita ng Panginoon ay nagsasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9-10. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masama ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padadaya, maging ang mga mahahalay, maging ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, maging mga mangangalunya, maging mga lalaki na makikipagtalik sa kapwa lalaki, maging magnanakaw, maging ang swapang, maging mga lasenggo, maging ang mga mapanirang puri, maging mga manloloko ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Malinaw ang kanyang banal na salita. Sa Revelation chapter 21 verse 8, subalit ang mga duwag, mga hindi mananampalataya, mga malalaswa, mga mamamatay tao, mga immoral, sila na nagsasagawa ng mga magic arts, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang kanilang lugar ay sa lagablab na lawang umaapoy sa asukre. Ito ang kalawang kamatayan. Lahat ng tao sa impyerno ay wala ng paraan para makalabas. Ito ay talagang huli na para sa kanila. Subalit ikaw na buhay pa sa mundo, maaari ka pang makapagpanumbalik sa Diyos. Huwag mong ipagpaliban ang gantong pagkakataon. Marahil pinapanood mo ngayon ito at mayaaring ito na ang huling pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Diyos upang ikaw ay magsisi. Tumakas sa impyerno dahil inaabot ni Kristo ang kanyang kamay ng kahabagan tungo sa iyo. Nang kami ay umalis sa selda, nagpasimula akong umiyak at nagsabi, Panginoon, alisin po niyo ako rito. Panginoon, ayaw ko po rito. Inilabas niya ako at nagsabi, Nais kong ipakita sa iyo ang iba pa. Habang kami ay lumalakad papalayo, narinig kong tinig ng isang batang babae. Tulong! Tulong! Sino ka? Bakit ka naririto? Tanong ko. Tumugon ang batang babae. Ako'y isang teenager. Ako'y 15 taong gulang pa lamang nang ako'y mamatay at mapunta sa lugar na ito. Subalit bakit ka narito? Anong dahilan at napunta ka rito? Tanong ko sa kanya. Sabi niya, akala ko mahaba pa ang buhay ko dahil ako'y napakabata. Maraming tao nang sasabi sa akin tungkol kay Kristo at kaligtasan. Subalit lagi kong sinasabi na sira ang ulo ng mga evangelical Christians. Lagi kong tinatanggihan ang banal na salita. Ayaw kong tanggapin ng Panginoon. Tuwing ako ay binabahagiyan, tinatawanan ko lamang sila at kinukutya. Ngayon, nakita ko na ang nagawa ko, ang pinakamasaklap na pagkakamali sa aking buhay. Tingnan mo ako. Ako'y naririto, naglilihab sa mga apoy. Ako'y namatay sa isang aksidente sa sasakyan.
At ngayon, pinagsisisihan ko ito ng labis. Marami akong landas na tinaak sa lugar na ito upang makakita ng daan palabas. At kapag nasumpungan ko, hindi ako makaalis dahil ang mga demonyo nagpapahirap sa akin ay lumalapit at nagsasabi, "Hindi ka makakaalis sa lugar na ito. Ikaw ay naririto sa pangmulang hanggan." "Ayaw ko rito. Pakiusap, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako," sabi ko. "Wala akong magagawang anuman para sa iyo. Sana magawa kong tulungan ang lahat ng mga taong ito," sabi ng Panginoon. Wala nang pagkakataon pa para sa mga taong naririto, kundi roon lamang sa kanila na nasa mundo. Nagsalita ang bata, "O pakiusap, humayo ka at sabihin ng mga tao at maging ang aking pamilya na huwag pumunta sa lugar na ito. Humayo ka at kausapin mo ang mga kabataan na mayroon pang pagkakataon para hanapin si Kristo. Sabihin sila na tumalikod na sa kasalanan ng ako'y nasa mundo. Ako'y namumuhay ng isang kakilakilabot na pamumuhay. Isang buhay na puno ng kasalanan. Ako ay sobrang yabang. Tuwang-tuwa ako sa pagdalo sa party at tapos, hindi ko sinusunod ang aking mga magulang. Lagi ako mapaghimagsik. Ngayon, pinagsisisihan ko ito ng labos. Pag nanasang mapatawad nila ako, nais kong makalabas dito. Sasabihan ko ang bawat tao sa mundo na huwag pumunta na sa lugar na ito. Huwag pakiusap, huwag kayong pumunta sa lugar na ito. Sabihan sila na sundin ang kanilang mga magulang na tanggapin si Kristo dahil siya talaga ay nagliligtas. Siya talaga ay nagliligtas. Dinaya ako ng Diablo. Ngayon, alam ko na hindi na ako makaalis sa lugar na ito kung paano ko itong pinagsisisihan. Siya ay umiiyak at inabot ang kanyang mga kamay. Nais ko siyang tulungan subalit nang iabot ko ang aking kamay. Nagpasimula siyang humiyaw at hinilang pabalik sa mga lagablab ng apoy. Nanangis ako. "Panginoon, lubha talagang napakahirap ang mapunta sa lugar na ito." Sumagot siya, "Oo anak, tandaan mo ito. Bumalik ka sa mundo at sundin mo ang aking utos upang ang sangkatauhan ay makapaniwala. Ang impyerno ay tunay at pangwalang hanggan. Sapagkat marami pa rin ang hindi naniniwala sa impyerno. Marami roon ang nagtatawa at sinasabi na ang impyerno ay isang alamat lamang. Ilang araw bago ang aking unang karanasan sa impyerno, binigyan ako ng Panginoon ng isang pangitain at sinabi, 'Tingnan mo ang taong ito ay napunta sa impyerno. Ang tinutukoy ko ay ang tanyag na taong kilala bilang MJ o Michael Jackson. Siya rin ay kilala dahil sa kanyang puting guwantes. Siya ay naap sa impyerno dahil sa kadahilan ng binanggit ko sa aking nakaraang video. Habang aking itinatala o nire-record ang videong iyon, sinabi ng Panginoon sa akin, magsalita ka tungkol sa kanya. Ito ang dahilan kaya sinasabi ko sa iyon tungkol sa kanya na napasa apoy ng impyerno. Habang papalapit kami sa lugar na iyon ng mga nagablab ng apoy, napansin ko na napakaraming mga demonyo na nakapalibot at sa loob ng bilog, mayroong isang pinahihirapan. Inunat niya ang nasusunog niyang mga kamay at humihiyaw, 'Tulong! Tulong!' Naunawaan kong salita na kanyang ginagamit o sinasalita. Nais ko siyang tulungan ng labis at nakikita ko kung paano iluklok siya ng mga demonyo at pilitin siyang sumayaw. At umaawit tulad ng siya ay nasa mundo. Nililibak siya ng mga demonyo at inahagi siya sa lagablab ng mga apoy. Dadamputin nila siya at talatiguhin. Humihiyaw siya sa tindi ng kirot. O Panginoon, kasaklap ang pahirap sa kanya. Nababasag ang aking puso nang makita ko ito at sinabi ko, Panginoon, pakiusap, gumawa po kayo ng paraan. O Panginoon, tulungan po niyo siya. Habang inaabot ko ang aking kamay upang tulungan siya, walang ano-ano ang aking kamay naglihap at napuno ng mga uods. Sabi ko, Panginoon, tumingin po kayo. Anong nangyayari? Pagkatapos, nagtawanan ng mga demonyo at kinutya ako. Sinasabi, mananatili ka sa lugar na ito. Pagkatapos, napansin ko na hindi ko na makita o madama ang Panginoon na kasama ko. Tila baga na ako ay nag-iisa. Nanangis ako, Panginoon, umalis ka na. Bakit po naririto pa ako? Sinabi ng mga demonyo, pahihirapan ka namin. Mananatili ka rito. Pagkatapos, nakarinig ako ng isang nakapangangilabot na tawa. Ito'y lubhang nakasisinggap. Hahaha, mananatili ka na rito. Sa wakas, nasilo na kita. Kung saan nais kita, gusto kita rito dahil marami kang kinuhang mga kaluluwa mula sa akin at wawasakin kita. Dito ka napapabilang. Nagbigay siya ng mga utos sa mga demonyo. Dalhin siya sa papalayo kung saan siya napapabilang. Tumugon ako, Hindi!
hindi ako mananatili rito dahil kasama kong Panginoon. Sinabi niya, hindi niya ako iiwan sa lugar na ito. Pagkatapos, narinig ko ang tinig ni Satanas, ikaw ay mananatili rito. Mananatili ka rito dahil hindi mo nakasama ang Panginoon. Ilibot mo ngayong paningin, hindi mo siya kasama. Luminga ako, subalit hindi ko makita ang Panginoon. Nalumbay ako, nagsimula akong mag-alinlangan. Nagpasimula akong umiyak at humagulugol. Panginoon, bakit niyo po ako iniwan? Bakit Panginoon? Bakit? Biglang nagsalita ang Panginoon, anak, naririto ako. Narinig ko ang kanyang tinig sa aking pandinig. Tinitigan ko siya at Satanas. Ako'y tumugon. Ang Panginoon ay naririto ang kasama ko. Subalit siya ay sumagot. Hindi, wala siya. Tingnan mo. Hindi ko makita si Jesus, subalit naririnig ko ang kanyang tinig. Nagpasimula uli akong mag-alindangan dahil naglalapitan na ang mga demonyo sa akin. Naramdaman ko may isang lupid na tinali sa aking baywang na patuloy na humihila sa akin patungo sa di mawaring tinig, sabi nito. Ikaw nagsinumpang hangal. Ganun ka talaga, isang sinumpang hangal. Wawasakin kita dahil marami kang kaluluwa, inakay upang makaiwas sa impyerno. Maraming mga kaluluwa ang nailayo sa landas ng impyerno dahil sa iyong pangangaral. Huwag mo nang gagawin pang muli ito. Itiko mo ang iyong bibig. Isara mo sadya ang iyong bibig. Wawasakin kita. Papatayin kita. Patuloy ako sa pag-iyak habang inuusig niya ako. Bigla ako sumagot. Hindi, Satanas. Hindi mo ako mawawasak dahil sinabi ng Panginoon. Kasama niya ako at hindi ko siya makita. Subalit lubusan kong nalalamang narito siya. Patuloy akong tinatawanan ni Satanas. Ako yung nahatak patungo sa isang lugar, papalapit sa masamang pinig. Humiyaw ako. Ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihan at ako ay nababalutan ng kanyang dugo. Nababalutan ako ngayon at nalayas sa Satanas dahil sa ang dugo ni Jesus ay sumasa akin. Higit na makapangyarihan siya na sumasa akin kaysa iyo. Higit na makapangyarihan ang sumasa akin. Patuloy ako sa pag-ulit ng mga salitang ito. Pagkatapos naramdaman kong mayroong bagay na nakalag sa akin. Tulad ng isang bagay na tumalas. Ito ay ang lubid na nakapalupot sa aking bewang. Sa huli, ako ay nakalabas sa impyerno at bumalik sa presensya ng Diyos. Sinabi ng Diyos, nais kong ibigay sa iyo ang mensaheng ito sa pagbabalik ko sa mundo. Humayo ka at sabihin sa aking mga tao na hanapin ako sa Espiritu at katotohanan. John 4:24, sabihin sa aking mga tao na mamuhay sa kabanalan. Sabihin sa aking mga tao, ito na ang oras. Ito na ang oras upang magbulay na sa panal na salita ng Diyos. Hindi ka lang nais magbasa ang aking mga tao, subalit siyasatin ang aking banal na salita. Dahil anak, dahil ito ang nangyayari sa mundo. Araw-araw sa mundo ang kalapastanganan at paghihimagsik ay nananagana. Subalit marami sa aking mga anak, marami sa aking mga pinili ay madadaya. Anak, sabihin sa aking mga tao na surihin ang aking banal na salita upang hindi sila madaya at hanapin ang aking presensya sa Espiritu at katotohanan. Sabi ko, Opo, Panginoon, susunod po ako. Subalit, Panginoon, kailangan ko po ang iyong tulong. Pakiusap, tulungan niyo po ako, Panginoon. Siya'y tumugon, anak, sa iyong pagbabalik, hindi ka dapat matakot dahil sasamahan kita. Magsasalita ako sa mamamagitan ng iyong mga bibig kung ano ang nais kong sabihin sa aking mga tao. Nakita kong marami ang titindig labang sa iyo, subalit dapat mong tandaan, lagi mo akong kasama tulad ng aking pangako at ako ang matapat mong saksi. Pagkatapos, nakakita ako ng mga anghel sa palibot ko. Nakilala ko ang anghel Michael dahil nagkita na kami minsan. Sinabi ng Panginoon, makinig ka. Si Anghel Michael ay ipapakita sa iyo. Ang Anghel Gabriel ay naroon din sa aking tabi. Pagkatapos, kinuha ng Anghel Michael ang aking kamay at inutusan siya ng Panginoon. Dalhin siya at hayaan niyang makita kung ano ang nais mong ipakita sa kanya. Sa aming paglakad, di nang tagal, umakyat kami sa napakagandang hanggan. Ito'y tila baga tulad ng isang silid sa yawan at sa isang mataas na lugar. Sa silid, mayroong isang altar na mayroong isang napakagandang gintong pulpito. Nang kami makarating sa pulpito, nakakita ako ng isang napakalaking aklat at tinanong ko si Michael, ito'y aklat, ano ito? Habang si Michael ay nasa gawing kanan ng pulpito, hinawakan niya ang aklat at itinaas ang kanyang tinig na nagsasabi, Angelica, ang aklat na nakikita mo rito ay ang aklat ng buhay.
Binuksan ko ito at tinignan, kadapahina at sabi ko, anong ibig sabihin ng aklat na ito? Ano ang nakasulat sa loob nito? Sabi ni Michael, buksan mo, nakasulat sa loob ng aklat na ito ang lahat ng mga pangalan ng mga tao sa mundo na nagsisi at sinuko ang kanilang mga buhay sa ating Ama sa langit. Habang tinitignan ko ang bawat pahina ng aklat, tinanong ko si Michael, ang pangalan ko ba ay nakasulat dito? Oo, hanapin mo at makikita mo. Tinignan ko, subalit hindi ko makita ito. Nabahala ako ng bagya at tatanong, wala ito rito. Ang pangalan ko ay wala rito. Hindi ko makita ito. Nasaan ito? Sumagot siya, tingnan mo, narito ang iyong pangalan. Natuwa ako nang makita ko ang aking pangalan, subalit hindi ko ito maunawaan dahil ito ay nasusulat sa ibang wika. Napansin ko na napakaraming mga pangalan ang kumikinang kaya tinanong ko siya, bakit ang mga pangalang iyon ay maliwanag at kumikinang? Siya ay sumagot, ito'y mga pangalang ito na makikita mo kumikinang sa aklat ng buhay ay sila ang mga tao sa mundo na sa mga oras na ito ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at hinahanap ang presensya ng Diyos. Tingnan mo itong ibang mga pangalan ay bagya ng mabasa at ang ilan ay binubura na tulad ng marami ng nabura. Sila ang mga tao sa mundo na tumatalikod sa mga landas ng Diyos. Kinakailangan meron kang lang dapat gawin. Gumawa ka ng paraan. Minsan pa, nilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng aklat ng buhay at sinabi sa akin, humayo ka at sabihin sa sangkatauhan na kung ano ang kanilang pangalan ay wala sa aklat na ito, hindi sila makakapasok sa kaharian ng aking Ama sa langit. Hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Ako'y tumugon, sige, gagawin ko ito. Nasusulat sa Revelation chapter 20 verse 15, kung ang pangalan ng sinuman ay hindi masumpungan, makasulat sa aklat ng buhay, iahagi siya sa lawa ng apoy. Lumabas kami at muling bumalik kay Jesus. Sinabi niya, oras na para sa iyo na bumalik sa mundo. Sa paglagay mo, ang pangalan mo ba ay nakasulat sa aklat ng buhay? Kung hindi ka sigurado, humayo ka at hanapin mo ang Diyos. Kung tumalikod ka sa Diyos, manumbalik ka sa Kanya dahil nagnanasa siyang patawarin ka. Ano man ang iyong nagawa, tandaan, naparito siya upang iligtas ang mga makasalanan. Siya ay naparito upang patawarin ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundo. Buksan mo lamang ang iyong puso at hilingin sa Kanya ang kapatawaran. Siya ay isang ayon na linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Ito'y malinaw na sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat siya at matubid at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Habang ako'y pabalik sa mundo, nakita ko ang aking katawan na nakahiga roon. Ito'y maaga sa umaga, bandang alas 7. Sa aking bahay, nakikita ko ang aking pamilya at ilang mga kasapi ng simbahan. Sinabi ng Panginoon, anak, pumasok ka sa iyong katawan. Pumasok ka sa iyong katawan. Gawin mo ito ngayon. Sige po, Panginoon, aking tundoon. Tugon, tandaan mo ito. Magkakaroon ka ng marami pang karanasan sa akin at di magtatagal ay magkakaroon ng ikatlo patungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng aking mga tao. Lagi mo lamang pakatatandaan. Lagi mo akong kasama. Bigla akong nakakita ng isang liwanag at nagpasimulang mag-awitan ng mga anghel. Matapos ang mahabang oras, nagawa kong imulat ang aking mata. Kinailangan ng maraming araw bago ako makapanumbalik sa dating lakas. Nais kong malaman mo na ang lahat ng napakinggan mo sa bidyong ito ay hindi katangiisip na kwento. Pinahintulot ng Panginoon na maranasan ko ito. Nais kong malaman mo kung nais mo na patawarin ka ng Diyos, ipikit mo ang iyong mga mata at ipatong mo ang iyong kanang kamay sa ibabaw ng iyong puso at manalangin, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nagsisisi po ako dahil nagkasala ako laban sa inyo. Hinihiling ko po, Panginoon, na patawarin po niyo ako sa aking mga kasalanan at linisin po niyo ako ng inyong mahal na dugo. Hinihiling ko po sa inyo na isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tatakan ako ng inyong santong espiritu. Pumasok at manahan po kayo sa aking buhay at palayaan niyo po ako sa lahat ng kasamaan. Itinatakwil ko ang mga pita ng aking laman. Itinatakwil ko po ang aking dating buhay at ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa inyo.
Ipinapahayag ko ngayon na ang lahat ng mga panikala na gumapo sa akin ay makalag na. Ako ay malaya na dahil ako ay pinalaya po niyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Nawa ang kapayapaan ng Diyos ay manahan sa ating mga puso at tandaan na ito ay sa banal na Espiritu at tanging ang banal na Espiritu ang kumukumbita o sumusumbat sa atin sa ating mga kasalanan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.